Stephen Curry, mga idol, meron ngang magandang balita para sa team ng Golden State Warriors at sa kanilang mga fans. Sa interview, mga idol, neto ni Steph ngayong araw, nabanggit niya nga daw, feeling niya nga daw na nasa prime niya pa rin siya after so many years. After almost 8 years nga, mga idol, simula nung mag back-to-back MVP siya. Feeling niya nga, mga idol, hanggang ngayon ay nasa prime pa rin siya ng kanyang karera. Wala pa nga rin daw siyang regression sa kanyang paglalaro. Kung hindi, mga idol, mas naging matalino pa nga daw siya. Mas naging knowledgeable siya pagdating sa basketball dahil sa kanyang mga naging experience. Lalo na nung nanalo sila, mga idol, ng championship. At siguradong marami rin natutunan niya si Stephen Curry nung hindi nga sila title contender noong 2019 pati na rin 2020. At kung papansinin nga rin natin, mga idol, sa paglalaro ni Stephen Curry ngayon ay hindi lang siya basta scorer. Isa na rin siyang matinding playmaker, mga idol, pati na rin magaling sa depensa. Naging all-around player nga itong si Stephen Curry, mga idol, hindi nga katulad nung nanalo nga siya ng back-to-back MVP na mainly scorer nga siya ng Golden State Warriors. Kitang-kita nga natin, mga idol, ang naging maturity neto ni Stephen Curry sa paglalaro ng basketball. Kung dati ay team player na siya, mga idol, mas naging team player pa nga siya ngayong parte ng kanyang NBA career. Kayo, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa nasabi ni Stephen Curry na siya ay nasa kanya pa ring prime? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At pag-usapan nga natin, mga idol, itong si Duncan Robinson na parang may sama ng loob matapos nga na halos hindi nga siya palaruin sa buong 2022 NBA playoffs. Sabi niya ay not playing sucks, especially nga daw kapag alam mo na makakatulong ka sa team mo. Very challenging nga daw, mga idol, ang hindi paglalaro. Well, mga idol, kung titingnan nga natin ang ilang rason kung bakit hindi pinalaro talaga si Duncan Robinson halos sa buong 2022 playoffs, ay una, mga idol, ay nahihirapan at nag-i-struggle nga siya pagdating sa kanyang 3-pointer. Pangalawa naman, ay isa nga siyang defensive liability para sa team ng Miami Heat. Tina-target nga siya ng ibang team, mga idol, para nga iskuran dahil hindi ganun kagalingan pagdating sa depensa itong si Duncan Robinson. Mainly, mga idol, isa nga lang siya talagang 3-point shooter para sa team ng Miami Heat. Kaya naman, mga idol, nung dumating ng NBA playoffs ay parang tinanggal na sa rotation neto ni Eric Spoelstra itong si Robinson. At sa ating next balita ay pag-usapan nga natin, mga idol, ang na-leak na jersey nga doon ng Los Angeles Lakers for next season. Parang throwback jersey nga ito, mga idol, ng team ng Los Angeles Lakers. Pero rumor pa lang ito, mga idol, hindi pa natin sigurado at wala pa nga ang kumpirmasyon sa Nike. Pero kung sakali nga, mga idol, ito talaga ang Lakers jersey for next season ay talaga namang napakaganda. Magaan nga daw, mga idol, sa mga mata sabi ng mga ilang Lakers fans. At gusto nga rin nila, mga idol, na ito na nga daw dapat talaga ang maging isa sa mga Lakers jersey next season. Pero mga idol, linawi natin na hindi pa nga yan sure, na leak pa nga lang yan at wala pa nga confirmation. Pero anyways, mga idol, sa tingin nyo ba maganda itong jersey na ito para nga sa Lakers next year? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At para na nga sa ating panghuling balita, mga idol, pag-usapan natin ang naging magandang move na itong coach ng Los Angeles Lakers na si Darvin Ham. Binalik niya nga, mga idol, sa kanyang coaching staff itong si Phil Handy matapos nga ang rumor na baka umalis na nga ito sa team ng Lakers at lumipat nga sa team ng Brooklyn Nets. Pinili nga ni Darvin Ham, mga idol, na manatili itong si Phil Handy at maging player developmental coach. At yan nga, mga idol, ay sigurado para sa kanilang mga batang player at pati na rin sa kanilang mga superstar ngayon. Laking tulong nga daw neto ni Coach Phil Handy, mga idol, kay LeBron James sa pagre-refine ng kanyang game or sa pagpapatalas nga ng kanyang paglalaro. Kaya naman, mga idol, siguradong napakagandang move ito para sa team ng Los Angeles Lakers. Pananatilihin nga nila, mga idol, ang isa sa magagaling nga nilang coaches for the past 2 years na si Phil Handy. At yan nga, mga idol, ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!